Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos. Kung natatandaan nyo yung recent natin ginawang vlog, which is the Yamaha PG1 basic build, diniscuss namin doon yung mga basic na designs or mga pwede natin gawin sa Yamaha PG1. So ito yung bago naming vlog na it's about PG1 pa rin, no? Pero andito yung mga bagong design ng mga parts na pwede natin gamitin sa PG1. So panoorin po natin yung video para makita nyo yung mga bagong parts. And at the same time, ilalabas po natin yung mga price list po natin dito. May mga original OEM aftermarket parts po si Yamaha na nakakapitin sa PG1 na to. Ito ay ginagamit nila sa mga road shows at para ipakita yung mga options na pwedeng ibigay ni Yamaha. OEM po siya, no? Ito yung mga original parts po ng Yamaha Philippines. With this po, i-discuss din po namin yung mga parts na ginawa ng Iron Makina Customs para sa PG1. Let's start po dito sa carrier po na ginawa ng Iron Makina Customs para sa PG1. Ito pong carrier na to is handmade po or fabricated po dito sa shop namin sa Iron Makina Customs. So if you notice, this material po ay gamit namin dito sa high tensile steel po na tube, which is standard sa lahat ng automotive industry na size po. So hindi po siya undersize po. This is a 7.8, 22.5mm po siya. Okay? And then, naglagay po tayo ng bracket. This is an angle bar po na nakahulma po para sa mismong bracket. So basically, ito pong bracket na to, ito ay pang single seater. So parang ganito po siya. Wala na siyang second seat, no? Kakasan nyo lang siya dito, kapasok nyo lang siyang ganyan, yun ay yung pinaka bracket niya. Pero of course, hindi pa ito yung mismong bracket natin. Kasama nito yung side carrier. Ayan, itong side carrier na to, ayan. So it mounts dito sa part na to. So may tornilyuhan yan dyan. So tutornilyo mo siya dito na dalawa. Tapos meron din yan dito na bracket, no? Para sa suspension naman. Kumbaga para mas matibay siya. So maganda dito kasi nakaset na kasi siya. This is the premium one or ito yung pinakamahal namin na rear bracket po. Kasi full option po siya. On this side naman, ayan, so meron tayong nakaabang para sa jerrycan. If nakikita niyo po yung mga ginawa po namin na custom na PG1 sa Yamaha Philippines at Yamaha Vietnam, meron po sila mga jerrycan po. So itong jerrycan bracket na to, nandito na siya. So maganda dito sa bracket na to, 3-piece kasi siya. So natatanggal siya, no? Papakita ko sa inyo yung cover nito. So, ito yung inner cover. After nyo i-mount yung apat na tornillo dun sa dating lagayin ng carrier, papasok nyo lang siya dito, papasok nyo sa loob. Kumbaga parang nakaganyan siya. Ayan, nakaganyan siya. Tuturnin nyo lang yung harapan. Tapos meron kaming provided na clip lock para naka-cover siya. Ang purpose nito is to cover yung mga wirings, no? Kasi pag tinanggal nyo yung upuan nyo, sigurado, nandun yung mga wirings, tsaka yung ECU niya. So, tatakpan natin siya para kahit nabasa siya, hindi siya tatamaan or hindi siya masisira. And then, on top of that, ito yung pinaka-main plate niya, no? So, yung pinaka-design namin. Ayan. So, bagong design namin siya. Kagandahan nito, detachable na siya, no? Kasi yung una namin ginagawa, nakatouch na po siya sa mismong carrier. So, ginawa po namin detachable. Why? Of course, para magka-option tayo na palitan siya or kung ano yung gusto yung design, pwede natin gawin, no? Ayan, so naka-mount lang siyang ganyan. Tapos may tornilyuhan lang siya. Ayan, so maganda yung kinakalabasan niya once naka-mount na siya. So meron na rin tayong parang mga hooks para sa mga, let's say, maglalagay kayo ng net or kung ikakabit yung hindi top box ay yung cloth material, pwede nyo siyang inet gamit itong carrier na to. So next naman natin is yung custom fender natin. So meron tayong logo dito ng PG1 na naka-badge na siya and then body color na siya. If you notice, magkakulay po siya. No? Ayan. So maganda po yung painting na ginagamit namin dito. Basically, naka-top coat na rin siya ng matte po para same color po ng original. No?
So this is an ABS plastic. Tapos sa top cover naman niya dito, ito yung mount niya. Papunta sa 333. So mamount niyo lang, dalawang tornillo lang to, ikakabit niyo lang siya. Okay na siya. So you have to remove also the original fender para makabitan niyo siya nito. Okay, so ito naman yung pinaka-latest namin or yung pinaka-huli namin ginawa na body carrier. So, itong body carrier na ito, it's almost the same ng original ng Yamaha. But this is longer. And if you notice, yung length niya, mas mahaba siya. And naka-incline siya mismo sa mismong body, no? Maganda dito sa parts na ginawa namin na ito, this is a solid stainless steel po. This is powder-coated lang kasi of course, mas marami may gusto ng powder-coated siya, no? And yung mount po niya, nandito po siya sa gilid, no? Sa ilalim. So ito yung typical na nakikita natin aftermarket look, no? Pero this is fabricated po ng Iron Mackin ng Customs. So ito naman yung ating exhaust or full exhaust na sinasabi, no? Ito, naka-vary to dito. So parang naka-slip on siya ganyan. Nakapasok siya sa engine of course and then naka-vary siya. So parang detachable na siya. Kasi before, nung gumawa kami ng ganito na isang buo, nahirapan kami tanggalin. And at the same time, hindi mo siya, I mean, mababago-bago ng pwesto, no? So that's why ginawa namin siyang detachable para at least pagkakabit mo, paglagay mo nito, mas madali siya and mamove mo pa siya, no? Kung depende sa gusto mong forma. Tapos, ang tip nito, naka-laser engraved na Iron Mackin ng Customs. Ayan, so this is the premium one na ginawa namin. So, yung huli namin ginawa before was a bullet pipe. So, ito naman yung bago. Ito yung recent na ginawa namin. It's almost the same actually na ginawa namin sa Yamaha Vietnam. Okay? And then, may cover din siya. So ito yung cover niya. So parang naka-full set siya, naka-ganyan siya. Yan, naka-ganyan yung cover niya. Ito yung part ng kit talaga niya, no? So kakabit na lang ito. Tapos may kasama din siyang bracket. Hindi ko lang siya ipapakita na kasi naka-plastic na siya. Pero ito po yung full exhaust na ginawa natin for the Yamaha PG1 na reset po. Ito yung parang premium natin. Please don't forget to subscribe at Iron Mackin ng Customs po dito sa YouTube. And please follow and like our Iron Mackin ng Customs po sa Facebook. Hindi po natin makakalimutan ng aming TikTok at Instagram po, Iron Mackin ng PH. And maraming po again salamat and I hope you like the video. Ciao!